guys, welcome back to my channel. This is indayRN, your nurse in charge. So on this video, we are going to talk about bakit ka nga ba tinitighiyawat. Guys, huwag kayo maniwala sa face na to. Hindi ako clear skin. Makeup lang minsan yung nagdadala. At salamat talaga. Hindi po ako clear skin. Marami din po akong mga flows sa mukha. Ngunit natakpan lang po yan ng makeup. By the way, before we are going to proceed on this video, don't forget to click like and comment on this video. Lalong-lalo na kung may tigyawat ka din. And of course, mag-subscribe ka din. Subscribe din. So ayun, my channel is all about nursing tips. And also, if you are a nursing student, please don't forget to check on other videos that I have on this channel. And kapag naman mamamayan ka ng mundo, panoorin mo ang mga videos ko. Because I am giving safe daily health practices. So, let's start after the intro. Tanong ko, bakit ka ba tinitigyawat? So, bakit ka nga ba tinitigyawat? Unang-una, girl, baka stress ka. Kapag may kakilala kang stressor sa buhay mo or yung taong nagkakos ng stress mo, layo-layoan mo ha. Para hindi ka na magka-pimples. Kung yung ex mo yan, kung yung boyfriend mo yan, iwan mo na. Kung yung asawa mo yan, yan na lang muna. Wala tayong magagawa. Pangalawa, hormones. Baka kasi imbalance po ang hormones natin sa katawan. Meron po tayong tinatawag na hormones sa loob ng ating katawan. At kailangan nating tignan. Baka kasi hindi na maganda ang daloy ng ating hormones at imbalance na siya. Pangatlo, makeups. Girl, don't just use any makeups. Kailangan mo ding tignan yan, i-assess yan. Baka kasi po, lagay-lagay lang tayo ng makeup, but we are not removing well the makeups in our faces. So, pag-isipan, bago gamitin. The fourth one is oily foods. Girl, bakang hilig mo sa french fries. Tapos, dai, baka kain ka ng kain ng chicken nuggets. Baka yung oily fats. Baka kasi kain na tayo ng kain ng ganun. Kailangan ka pabalas na kumain ng gulay. Panglima, yung mga ginagamit natin sa mukha, baka hindi natin hiyang. Besh, wag na wag mong isisisi ang nagbenta sa'yo ng skin product kung dumami yung pimples mo. Baka kasi hindi lang akma yung ginagamit mo sa mukha mo. Okay? Hindi hiyang. Hindi mali ang binebenta nila. Baka yung pagdedesisyon mo yung mali. Okay? Baka kasi hindi mo lang hiyang yung product na gamit mo. Aminin mo. Sinisi mo din yung nagbenta sa'yo ng rejuvenating product. Huwag ganon. Basta tandaan mo, hindi lahat ng binebenta hiyang mo. Okay? Kakagigil. Sisi pa sa product. E nasa mukha naman ang problema. Okay? Pang-anim. Thy. Baka sobrang active ng sebaceous gland mo. Ano ba yung sebaceous gland? Yun yung nagko-control ng oil sa katawan natin. Kaya sobrang oily dito, oily dito, oily dito. Kasi active masyado ang ating sebaceous gland. Okay? Basta yun. Kung di mo naintindihan yung sebaceous gland, basta yun. Yun. Baka active na. Ang pang-pito, huwag kasing magpuyat kung wala namang katsa. Tandaan mo, pinupuyat ka lang yan. Eto pa, may kapuyatan, di naman nagkatuluyan. Eh, bawasan ang pagpupuyat para di tinitigyawat. At ang pang-walo, radiation. 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 Yes, radiation girl. Iwas-iwasan natin ang masyadong paghahawak ng cellphone. Lalo-lalo na kung di pa tapos ang gawaing bahay. Tigil-tigilan mo na ang pagdudot-dot. Ha? Too much radiation will cause you pimples. Guilty as pledge. May nasabi ba ako doon na lagi mong ginagawa? Iwas-iwasan ang walong sanhi ng pimples. So, paano naman natin maiiwasan ang pagkakaroon ng tagiyawat? Unang-una, change your lifestyle, girl. Change your eating habits. Change your sleeping habits. Change your dot-dot habits. Pagka-cellphone, tumat cellphone, tama na. Trabaho ka muna, girl. Baka yung pinggan, di mo pa nahugasan.
Tigil mo muna yan. The next one is, test your makeups and always have a check for those things that you are using. Lalong-lalo na sa mga skincare products. If you are using makeups, gawain po dapat natin yung paglilinis ng ating mukha bago tayo matulog. Kailangan magkaroon tayo ng toner, gumamit ng toner na pwedeng makaremove ng makeup natin, or gumamit ng sabon na hiyang mo sa pagwawash ng face natin. Kapag gumagamit ka naman ng mga skincare products, ugaliing i-check mo muna dito na part sa ating kamay. Kung naging okay naman sa kamay mo, use it first sa face mo dito na area, dito na part, kung okay ba or hindi yung product na gagamitin mo. Always have skin test before using any skincare products para hindi na natin isisi ang pagpipimples natin sa mga nagbenta sa atin. And the last one is, always consult your dermatologist. Kung may pera naman tayo, bakit hindi? Diba? Okay lang magpaderma. Hindi po yun nakakababa ng dignidad. So, ayun lang guys. Ugaliin lang ang matulog sa tamang oras, kumain ng tama, especially on highly nutritious foods, and have a hygienic habits. So, I guess that's all for this video. Thank you so much guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. Ha? Comment down below kung tinitigyawat ka at nakasurvive ka dyan sa pagtitigyawat mo. And comment down below kung nakasurvive ka sa tigyawat journey mo. Baka kasi ma-share mo sa amin yung tips mo. So I guess that's all for this video. If you are a nursing student, please check all those videos that I uploaded. Baka kasi makatulong yun sa nursing exams mo. And also, Inday, check mo na din yung mga health teachings ko. Baka may hindi ka pa napanood na kailangan mo sa buhay. So I guess that's all for this video. Ang dami ko na namang dada. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!